Magandang araw mga tol, matapos nga po ang laban ni Casemiro kontra Oguni. Maraming fans ngayon ang nagsasabi na kailangan ni Casemiro ng conditioning coach at trainer. Hindi na raw bumabata ang edad ni Casemiro, 34 na ang edad at umakyat pa sa super bantamweight. Kailangan daw ngayon ni Casemiro ng bagong method lalo sa conditioning. Ito nga po ang main concern ng mga solid fans ni Casemiro. Tingin ko hindi ito pambabash mga tol kundi malasakit kay Casemiro para mas lalong umangat ang karir. Kung mapapansin nga po ang laban ni Casemiro mula noong nagsimula ang karir. Matagal nang ganyan ang estilo mga tol. Power shot talaga ang binabanat. Naging 3 division champion siya dahil sa kanyang galawan. Power talaga ang pamatay ni Casemiro kahit noong lumalaban pa lang sa mababang division. Ang problema lang ngayon mga tol umakyat na siya ng division. Concern nga ng karamihan ang kanyang stamina. Nakakapagod naman talaga kung puro power ang bibitawan mo. Alam yan ang mga boxer kahit amateur pa lang. Kaya binibili ng mga coaches, hulog-hulog lang dapat ang bitaw ng suntok. Huwag mo na persahin lalo sa unang round dahil nakakapagod. So normal lang mapagod mga tol lalo sa boxing. Stamina talaga ang kailangan dyan. Pero malaking epekto kasi kapag napagod ka kaagad sa unang round. Malaking epekto yan sa performance lalo kung pressure fighter ang kalaban at kinapos ka sa hangin. Tapos sasabayan pa ito ng patama sa katawan, malakas makabawas yan sa hangin. So sa ginawang style ni Casemiro kay Oguni mga tol okay naman yung pinakita. Ang problema lang napaaga yung malabombang banat ni Casemiro. Sa unang round pa lang, bomba agad ang binato kaso hindi niya napatumba agad ang kalaban. Kaya nakita ng mga fans mga tol napagod agad si Casemiro at naglaylo para makarecover ng lakas. Alam kasi ni Casemiro mga tol na kayang tanggapin kahit anong suntok ni Oguni kaya binanatan niya agad ng malakas. Kung ibang boxer siguro ang kalaban niya mga tol tulad ni Luis Neri at Naoya Inoue, tingin ko hindi ito gagawin ni Casemiro. Hindi yan bibitaw ng malalakas sa unang round. Kung alam ni Casemiro na may counter at malakas din ang kalaban, mag-aalangan din yan na pumasok at bibitaw na lang ng malakas. Nagkataon lang mga tol na malakas ang kumpiyansa niya dito kay Acajo, Filipos at Oguni. Parehas lang ang naging style ni Casemiro sa tatlong laban na yan. Pero may tama rin yung mga fans dito mga tol. Conditioning ang kailangan ni Alas para mapanatili ang lakas hanggang huling round. Ang best version ni Casemiro na nakita natin yung laban niya kay Zolani Tete at Dukmaika. Yung conditioning na yun ni Casemiro ang matindi. Pero sana mabigyan pa si Alas ng mas matinding kalaban para masukat sa super bantamweight. Kung re-recta agad kay Naoya Inoue ngayon mga tol mukhang dehado base sa huling tatlong laban. Si Luis Neri talaga ang magandang kalaban ngayon ni Casemiro. Makikita natin dyan ang best version niya sa super bantam. Kaya abangan po natin yan. Sa ibang banda naman, nagharap na nga po si David Benavides versus Demetrius Andrade. Dedepensa ni Benavides ang interim WBC super middleweight. Kasado na nga po yan sa November 25. Sabi ni Andrade, hindi daw dapat antayin si Canelo dahil pipili lang yun ng kalaban. Kaya dapat maglaban daw muna yung mga undefeated ngayon sa super middleweight para makita kung sino ang numero unong tatapat kay Canelo. Kung sino ang panalo sa dalawang tumatol maging mandatory ni Canelo. Nagsabi na rin ang WBC kung hindi papalag si Canelo sa kanyang mandatory, mapipilitan ang WBC na tanggalin sa kanya ang titulo.